Siguro if I compare ko ito sa R3 po, yung payo ko na riding position nito compared po dito is talagang hello again mga sir, this is Shades PH again, back online. So, we're using Honda Beat 125 po ngayon. And gusto lang magbigay po ng riding experience ko, mag-share lang po ako ng riding experience about this motorcycle. Kasi po, I'm not into scooters but nagugustuhan ko yung comfortability na nabibigay nito. Ayun, lady rider. Hello, madam. Shout out po sa inyo. So, riding experience with this scooter. Comfortable naman po ako dito. So, can do this with long rides. Pwedeng-pwede mo natin tong gawin. Pwede po tayong mag-long rides. Siyempre, sa capacity ng van. So, ayan, nag-overtake na po sila. Ay, sorry. So, ayan, hindi po natin napansin na may nag-overtake pala. Sorry po. So, ayan, dapat aware po tayo. Okay. Saan na tayo? Nawala ko tuloy. So, ayan, quick review po dito sa Honda Click na gamit na Click. I mean Honda Beat po. Hindi ko alam kung 2019 ito or 2020. Nilabas lang po nitong lockdown. So nasa 885 pa po ito. So break-in period pa pala. Break-in period pa pala to. Hindi ko alam kung siguro sa nasa 1K yung pag fully break-in na to. Okay. So, comfortable po tayo dito. And pwedeng-pwede po for short riders. Pwede din po sa mga babaeng riders or small riders na ranging siguro 4-9, ganun. Siyempre, depende pa rin yan sa skill. So, pwedeng-pwede po kasi mababa po itong one motor na ito. And then, hindi po siya ganun kabigat. Siguro masasabi ko yan kasi galing po tayo sa R3 na big bike po. So, hindi po siya ganun kabigat pag siyempre galing ka sa mga mabibigat talaga na bikes. But this is a small bike, 125cc, and maganda po siya, fit na fit po for lady riders and for small riders. And may torque naman po siya. Sa 125 na category, I would recommend this as your bike kasi nasa Big Four naman po siya. Honda po yung brand nito. So, wala pong duda. Speaking of quality and reliability, maganda po ito. Yan. Pagbigay lang. Maganda po ito. So, yun lang. Comfortable po. And then, kung tutuusin, nakita ko yung compartment nito kanina, malaki. So, pwedeng-pwede po for picnic, ganon. And then, ayan po, may binubuga po siyang torque. And then, ayan, comfortable lang ito iliko. So, comfortable po siya in sa mga ganitong highway na fast drives or nag-cruising speed ka lagi. And comfortable din po siya sa city driving.
And for sure, fuel efficient po. This comes with 3.8 liter fuel tank capacity. So more or less 1 gallon na po or 4 liters siya. So tipid, and then maintenance wise, pag mga ganitong bikes po, tipid po talaga. Yan. And yan lang siguro masasabi ko about this Honda Click na ito. Maganda siya, ang cute nito. Cute talaga. And upright position. Upright position po tayo ngayon, mga sir. And wala akong masabi sa comfortability na binibigay nito sa akin. Siguro if I compare ko ito sa R3 po, yung payo po na riding position nito compared po dito, is talagang kwan po. Hindi ako makakalayo sa R3, sumasakit na. Kasi hindi naman po tayo sanay, baguhan pa lang tayo sa ganun na type ng bikes, na sport bike type. Pero dito, sanay po kasi tayo sa upright. Nag-try na po ako sa mga dirt bikes, CRF 150 and XR 200, mga yun, and mga common na bikes, TMX, ganun. So nasanay po tayo sa upright position, and then maganda talaga, hindi ka nangangalay dun. So that's it, mga sir, yung riding experience ko po with this bike. Maganda po, wala akong masabi na bad feedbacks about this bike po. Unless po if tayo po is sa scooter talaga na type, hindi naman po. Pero sa difference between a sport bike and a scooter, malayong malayo po ang binibigay nito na comfort sa atin sa pagra-rides. Of course, yan. So, ganyan na nga, mga sir. Thank you sa time nyong manood. And for more vlogs like this ones, bike reviews, DIYs, motorcycle adventures, ano pa ba, tutorials and riding tips, nagsishare po tayo ng mga ganyan. So, click like and subscribe po sa channel natin. Support naman. So, this is Shades PH signing off again, and see you sa next vlog po natin. Thank you, mga sir. Tatanggalin po na po ang camera natin. Bakit ko lang pa? Puro naman mataas yung magneta. Kapagilid pa tayo. Yan. Thank you po, mga sir. So, see you again next vlog, and shout out po sa inyo, mga bikers. Hey, God bless po and ride safe.